Bakit hindi mo na kailangang magpapako sa krus? Kung gusto mong malaman ang dahilan kung bakit hindi mo na kailangang magpapako sa krus o pahirapan ang iyong sarili sa paparating na Semana Santa ay, dapat mo munang malaman ang ginawa ng Lord Jesus Christ para sa ating mga mananampalataya. Kung matagal mo nang naririnig ang kanyang pangalan at nakikita ang simbolo ng krus na may malalim na mensahe ngunit hindi mo pa siya kilala, ay para sa iyo ang video na ito. Matthew chapter 13 verses 44 to 46. Sinabi pa ni Jesus, ang kaharian ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nang mahukay ito ng isang tao, itinago niya itong muli. At sa tuwa niya'y umuwi siya at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili niya ang bukid na iyon. Ang kaharian ng Diyos ay katulad din ito. May isang negosyante na naghahanap ng magagandang perlas. Nang makatagpo siya ng isang mamahaling perlas, ipinagbili niya ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang perlas na iyon. Ang nabasa nating parable ay tungkol sa pagmamahal ng Diyos sa atin na isinakatuparan ng Lord Jesus Christ mahigit 2,000 years na ang nakalipas. Ang tinutukoy na taong naghahanap ng perlas na bibilhin at nakakita ng kayamanan sa ilalim ng lupa ay ang Diyos. At para makuha ng mayamang taong kayamanan at perlas na nakita nito ay kinailangan niyang ipagbili ang lahat niyang yaman para lang matubos o mabili ang nakitang perlas at kayamanan. Ang Diyos Ama ay inutusan ng kaisa-isa nitong anak na mahal nito para mamatay sa krus. Para ang kanyang dugo ay maibuhos sa krus nang sa ganun ay mabili niya ang mundo at ang kayamanang nasa mundo. At tayo nga ng mga tao na tumanggap sa Lord Jesus Christ bilang ating Lord and Savior ang kayamanan na ito. John chapter 3 verse 16. Sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang dugo ng Lord Jesus Christ ay ang pinambayad ng Diyos para matubos ang lahat ng taong sasampalataya kay Lord Jesus Christ. Ito ang tunay na ginawa ni Lord Jesus Christ sa krus. Binili niya tayo gamit ang kanyang dugo dahil ito ang kagustuhan ng Diyos Ama. Dahil mahal tayo ng Diyos Ama at mahal din naman tayo ng Diyos Anak, kaya ginawa niya ang bagay na ito na nais ng Diyos Ama. Ito ang role ng The Word na siya ring Diyos na kasama ng Diyos sa umpisa. Kinailangan magkatawang tao para may sakatuparan ang pagbili sa mundo gamit ang dugo ng Diyos. Ito ay dugo ng Diyos dahil nga ang Lord Jesus Christ ay Diyos. John chapter 1 verses 1 to 2. Nang pasimula, naroon na ang tinatawag na salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa simula pa'y kasama na siya ng Diyos. Maliwanag pong tinutukoy sa kasulatan na talagang ang Lord Jesus Christ ay Diyos. Isa pa, simpleng logic din lang ang magsasabi sa atin na tanging dugo ng Diyos lang talaga ang makakabayad sa lahat ng nire-require ng law na nasa kasulatan. Noong Old Testament, ang mga tao ay nag-aalay ng dugo ng mga hayop para sa ikakapatawad ng kanilang mga kasalanan, maliban pa sa pagandog ng mga hayop na sinusunog araw-araw. Ngunit hindi permanent ang kapangyarihan ng dugo na inialay nila dahil kapag nagkasala sila ulit ay kailangan nilang mag-alay ng dugo para sa Diyos. At ito ay naging cycle ng kanilang buhay. Ngunit ang dugo ng Lord Jesus Christ ay minsanan lang na naibuhos para sa pagpapatawad ng lahat at hindi na kailangang maulit pa dahil ito ay dugo ng Diyos. Sana ay magets niyong idea ng malaking pinagkaiba ng kapangyarihan ng dugo ng Diyos at ng dugo ng hayop. At syempre, ng dugo ng tao na may connection sa topic natin ngayon tungkol sa pagpapapako sa krus at sa penitensya. Ephesians chapter 1 verses 7 to 8. Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tinubos tayo na ang ibig sabihin ay pinatawad ang mga kasalanan natin. Napakalaki ng biyayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Binigyan niya tayo ng karunungan at pangunawa. 2 Corinthians chapter 5 verses 19 to 21. At ito nga ang aming ibinabalita. Pinapanumbalik ng Diyos ang mga tao sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo at hindi na ibinibilang na laban sa kanila ang kanilang mga kasalanan. At kami ang Kanyang pinagkatiwalaan na magpahayag ng mensaheng ito. Kaya nga, mga sugo kami ni Kristo. At sa pamamagitan namin, nakikiusap ang Diyos sa inyo na manumbalik na kayo sa Kanya. Kailanmay, hindi nagkasala si Kristo. Ngunit alang-alang sa atin, itinuring siyang makasalanan para sa pamamagitan niya ay maituring tayong matuwid ng Diyos. Nang binuhos ng Lord Jesus Christ ang kanyang dugo sa krus ay napawalang sala tayo mga kapatid at mga kaibigan. Ngunit ito ay kapag tinanggap natin siya bilang ating manunubos. At kapag naging mananampalataya na niya tayo ay nararapat lang na igalang natin ang presyo ng kanyang sakripisyo. Dahil kung muli nating babalikan yung parabola ng mayamang tao na binenta ang lahat niyang kayamanan ay ipinagbili niya ang lahat niyang ari-arian
para lang makuha ang isa pang kayamanan na nakita sa ilalim ng lupa o ng magandang perlas. Colossians chapter 1 verse 16. Sapagkat sa pamamagitan niya at para sa kanya, nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa mundo. Ang nakikita, pati rin ang hindi nakikita. Katulad ng mga espiritong naghahari at namamahala, mga espiritong namumuno at may kapangyarihan. Sa tekstong ito, kapatid at mga kaibigan ay pinapaliwanag na lahat ng bagay ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At nilikha ito ng Diyos para din lang sa Kanya. Kaya siyang talagang pinakakayamanan ng Diyos Ama na Kanyang sinakripisyo para lang may sakatuparan ng pagtubos sa mga tao mula sa batas o yung law of sin and death. Kaya binili na tayo ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ni Kristo Jesus. Hindi na natin pag-aaring ating sarili at hindi na rin ito pag-aari ng kasalanan dahil ang may-ari na nito ay walang iba kundi ang Diyos. Totoong binili tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ngunit pagkatapos nito ay ibinigay din sa Kanya ang pamamahala sa atin. Ito ay dahil nagtugumpay na siya sa krus. Philippians chapter 2 verses 9-11. Kaya naman, itinas siyang lubos ng Diyos at binigyan ng titulong higit sa lahat ng titulo upang ang lahat ng nasa langit at lupa at nasa ilalim ng lupa ay luluhod sa pagsamba sa Kanya at kilalanin ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikapupuri ng Diyos Ama. So ang ating Lord na ngayon ay si Lord Jesus Christ dahil siyang binigyan ng otoridad ng Diyos Ama at tayo ay naging katawan na niya kung tinanggap natin siya bilang ating Lord and Savior. Ngayon, ito sanang maintindihan natin mga kapatid, lalo na yung mga nagbabalak na sumali sa mga penitensya. Pwedeng ikaw ngayon ay kinakain ng iyong konsensya dahil sa mga naging kasalanan mo noon at maging mga kasalanan hanggang sa kasalukuyan. Napag-usapan na natin kanina na walang epekto ang dugo ng tao para sa paglilinis ng kanyang kasalanan dahil lang tao, mula nang mahulog siya sa kasalanan sa Garden of Eden ay hindi na naging malinis at hindi na karapat dapat sa mata ng Diyos. Kaya mas pinili pa yata ng Diyos na yung dugo ng mga malinis na hayop ang ginagamit nila para sa paglilinis ng kasalanan at araw-araw na pag-aandog noon. Dahil kung malinis sana ang dugo ng tao at kaaya-aya para sa Diyos, ay bakit hindi ito ang dugo na nirequire noon sa mga Hudyo noong nag-aalay sila sa Tabernacle of Moses? Sana nga po ay maunawaan natin na hindi ang sariling gawa ng tao kasama ng pagpapasakit at pagpapakahirap sa sarili ang makakapagpalugod sa Diyos. Hindi pang pagpapapako sa krus o kaya ay ang pagbubuhat ng kahoy na ginawa nating krus ang dahilan para tayo ay mapawalang sala. Kundi ay napag-usapan na natin na ginawa ng Lord Jesus Christ ang lahat nang sa ganun ay mapatawad ang ating mga kasalanan. John chapter 19 verse 30. Nang masipsip na ni Jesus ang alak, sinabi niya, "Tapos na." Inayo ko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Ito ang sinabi ng Lord Jesus na kanyang victory cry nang matapos na niyang mabili gamit ng kanyang dugo ang mga taong sumasampalataya sa kanya. Kapag po kasi magpapapako pa rin kayo sa krus at iyon ang sinasabi ninyong dahilan kaya kayo napatawad o nabawasan ang inyong kasalanan, mas parang sinasabi at pinapakita ninyo na walang halaga ang dugo ng Lord Jesus Christ na kanyang binuhos mahigit 2,000 taon na ang nakakaraan. Ang isa pong halimbawa na paliwanag dito ay may utang kayo na malaking halaga. Ngayon, dumating ang anak ng hari at binayaran na ito para sa inyo. Pero ang kapalit ay simple, tanggapin nyo lang sa inyong puso at isipan na siyang nagbayad ng utang ninyo. At bilang pagpapakita ng utang na loob ay sambahin ninyo siya. Kaya ito ang isang katanungan ngayon para sa atin. Babayaran pa rin ba natin ulit yung binayaran na ng anak ng Diyos para sa atin? At ano bang pangbayad natin dito na mas mataas pa kaysa sa dugo ng Diyos? Hindi ba't parang lumalabas na sinasabi nating mas malaga yung dugo na pinangbabayad natin kumpara sa dugo na pinambayad na ng Lord Jesus Christ sa atin kung ipipilit pa nating magpapako sa krus at saktan ang ating sarili? Ang lumalabas tuloy nito ay self-righteousness. At ayon sa Biblia ay wala na isang matuwid para sa mata ng Diyos kung hindi lamang sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Romans chapter 3 verse 10. Gaya nga ng sinasabi sa kasulatan, walang matuwid sa paningin ng Diyos, wala kahit isa. So ito po ang dahilan, kaya kahit ano pang pagpapakatuwid at kabaitan ang ginagawa ng isang tao, kung wala sa kanyang Lord Jesus Christ, ay wala din pong saysay ang lahat niyang pagpapakabait. Dahil hindi po accepted sa mata ng Diyos ang katuwiran ng mga tao kung wala ang Lord Jesus Christ. 1 Corinthians chapter 6 verses 19-20. Hindi ba't ang katawan ninyo ay templo ng banal na espiritong nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Kung ganoon, ang katawan ninyo'y hindi sa inyo, kundi sa Diyos. Dahil tinubos kayo ng Diyos sa napakalaking halaga, kaya gamitin ninyo ang inyong katawan sa paraang ikapupuri ng Diyos. Dito nga po ay sinasabi na pag-aari na tayo ng Diyos.
Hindi na natin kailangan pang saktan ang ating sarili dahil tinapos ng lahat ng Lord Jesus Christ ang pagpapakahirap sa krus. Kaya ngayon, para maging karapat-dapat at maganda tayo sa paningin ng Diyos, ay gamitin natin ang ating mga sarili sa mithiin ng Diyos. Ano ba ang dapat nating gawin para sa ikalulugod ng Diyos sa atin? John chapter 14, verse 15. Kung mahal niyo ako, susundin niyo ang aking mga utos. At ano naman ang utos ng Lord Jesus Christ? John chapter 13, verses 34 to 35. Kaya isang bagong utos ang ibibigay ko sa inyo. Magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minamahal, ganun din dapat ang pagmamahal niyo sa isa't isa. Kung nagmamahalan kayo, malalaman ng lahat ng tao na mga tagasunod ko kayo. Dito nga po ay sinasabi na ang pagmamahalan sa isa't isa ang nais ng Diyos na gawin ng kanyang katawan. Nais ng Diyos na ang kanyang mga mananampalataya ay magmahalan. Kaya ang goal ng video ito ay ipaalala sa mga kapatid kay Kristo, lalo na sa mga nagbabalak magpapako sa krus o magpenitensya, na hindi mo na po kailangan gawin iyan dahil tinapos na po ng Lord Jesus Christ ito sa krus, mahigit 2,000 taon na ang nakakalipas. At kahit ano pa man ang nagawa mong kasalanan, ay walang laban ang mga iyan sa taas ng halaga ng dugo ng Lord Jesus Christ na pinambayad niya sa atin. Dahil dugo po ito ng Diyos at napakataas na po ito kumpara sa self-righteousness lang ng isang tao. Sana nga po ay nakatulong ang video ito sa inyo. Ngayon kaibigan, kung hindi mo pa tinanggap ang Lord Jesus Christ, ay iiwan ko sa iyo ang isang talata sa Biblia kung saan pwede kang magsimula. Romans chapter 10 verses 8 to 9. Sa halip, sinasabi ng kasulatan, ang salita ng Diyos ay malapit sa iyo, nasa bibig at puso mo. Ito'y walang iba kundi ang pananampalataya na ipinangangaral namin na kung ipapahayag mo na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka ng buong puso na muli siyang binuhay ng Diyos, maliligtas ka.